What's up guys? Welcome to YouTube channel. Nandito na naman ang inyong lingkod, si RVM Tech. So guys, topic natin ay review. Meron akong biniling charger para sa 18650 at saka Lifeo 4. Yun. Isa itong Litokala charger. Nabili ko lang ito sa Lazada, sa Shopee ay 800 something. Wala lang presyo. 800. So ilalagay ko na lang sa description yung link para ma-check niyo yung presyo nito. Reviewin na natin. Actually, pinunit ko na ito eh. Kasi, tinignan ko muna bago ko bayaran. Kasi mamaya, minsan, alam na. Inigurado lang. Yan. So, meron siyang receipt. Power central generator. Ayun, ito pala yung resibo. 849 pesos. Ang model ay Li-PD4. Yan ang ano niya. So, pinunit na rin ito. Yan, oh. Yan, oh. Ganda ng box. So, ito yung specs niya. Specification niya. Input EC 110 to 240 volts, 50 to 60 hertz. Pwede rin siya sa DC 12 volts 1 amp. Ang output naman, output current auto set na. Naka auto set na siya. Lithium 2000 milliamp. And only slot number 4, 1000 milliamp and 500 milliamp. So yan ang ano, NAMH, yan yung ano niya. Okay, output voltage 1.48 volts, 4.20 volts, 3.65 volts, and 4.35 volts. Yan yung output voltage. And then charge display, LCD display out all data in one screen. Battery type, voltage, current, percentage, time, and capacity. You know, capacity. And then standby current. Yan. Size, ayan yung weight, 22 grams. Okay, tara, buksan na natin. Hindi na ako nakapaghintay. Ito pala yung feature niya guys. Top safety, multi-port protection. Yan, tingnan, basahin nyo na lang. Yan o. Okay, screenshot nyo na lang. Okay. Tara, buksan na natin. Ganda ng kahain. Litokala. V code for our batteries. Smart universal LCD fast charger. Oh, fast charger. 2 ampere and 1 hours fast charging. Isang oras lang, full charge ng battery mo. Yan na. Tadaa! At meron pang ang plug. Yun. Ito na. Ayun o.
Bagong bago. May manual pa. Yan, ano? May manual siya, guys. Ayan, dito. Basahin niyo na lang kung makabili man kayo nito, basahin niyo lang. May kasamang manual at saka plug. Yun lang yung kasama niya. At yung unit na mismo. Ito nga, ito pala yung ano, guys. 2 ampere yung slot 4. At 1 ampere naman yung ito na. Itong kasama ko. So, ito yung isa lang 2 ampere. So, yan. Ito yung likod niya. AA, AAA yan, mga batteries na compatibility dito sa charging. Yeah. Ang dami-dami rin palang pwede charge dito, mga iba't ibang klaseng battery. So, testing natin. So, ito yung plug niya. Ito yung 12 volts input. Kung gusto niyo ng kung ano ba, sa sasakyan kayo, pwede niyo lagay yung 12 volts. Or sa bahay, 220. Saksa natin. Ayan. Null. Okay. Check natin kung paano mag-charge. Kuha tayo ng battery. Ito. Pag 2 ampere natin lagay, ibig sabihin, isang oras lang siya mag-charge. Mapupulo na siya. Ayan. Yun, pag ganyan nag-slap, nag-ano-ano pa ng biblig, pwede nyo silik yung kung anong voltahe ng battery mo, masasilik nyo yan. Yan. Ngayon, wait nyo lang ng 5 seconds. Tsaka na siya, pag tumigil na yan, ibig sabihin, mati-charge na siya. Ayan, recharge na. Sisimula na mag ano yung ano niya. So, yung battery is 4.2 volts. Ayan, 99%. I-charge na kasi ito eh. Ayan. Itong slot na to, 2 ampere kaya 2 milliamp ang ano, ang na-measure niya. Okay. Iba naman. Tayo natin. Ayan. Ayan pag dito. 500 milliamp. 1,000 milliamp. Tapos, 500 milliamp. Motion siya. Tingnan nyo. Puro 1,000. And then 1,000.
500. Yan. 500 na siya. So, halos lahat yan, 500 milliamp ang ibibigay niyang current. So, sabihin natin mga 4 hours to. 4 hours bago ma-full charge. So, ilagay mo rin sa top 2 ampere. Same lang din siya. Magpa 500 milliamp. Kasi parang hinati yung ano yung 2000 milliamp. 500 milliamp. 500 is equivalent to 2000 milliamp. Parang ganun ang pagka-intindi ko rito. Ayan. So, pag apat ang i-charge mo, aabot siya ng 4 hours. Yan ang equivalent niya. Hindi ko alam. Pero kung gusto mong fast charging dito sa isang ano lang, select. Correction pala guys. Ito ay walang capacity test. Discharge test, wala siya. Ito ay universal charging only. Hindi mo makikita rin, hindi mo matitest dito yung battery, yung capacity. Bali, mamonitor lang dito yung milliamp niya ng battery. Pero hindi mo sa matitest kung hanggang saan ang capacity pa ng battery. So, ayan ang ano ng dito kala PD4. Ayan. So, ayan ang ano natin guys. Sana ayan. Ito yan. Press nyo lang ng ilan. Ayan. Malilipat yung voltahe nyo kung anong voltahe ng battery nyo. Ayan. Tayo nyo lang tumigil. Tsaka na siya mag-start mag-charge. Ito yung percentage. Milliamp monitoring. Oras tsaka voltahe. Dito rin yung current. Dito yung mga voltahe kung ano yung selected ng battery nyo. Actually, yung automatic to eh. Automatic yung charger na to. Pag 1.5 yung battery mo or 1.2, automatic siya dun sa selected. Pero pwede mo rin i-manual siya gaya ng pinakita ko sa inyo kanina. So yun guys, ang Lito Kala LiPD4. Yan. Yan yun sa ka ano. Maganda naman. Success. Ano ako sa ano niya. Maganda siya. Fast charger. Yan. So, abangan nyo guys yung isa kong Lito Kala na 500. Nandun kasi yung capacity test. Kung gusto nyo ma-test yung battery nyo kung saan pa yung capacity niya. Yun yung magandang gamitin na 500. Pero Lito Kala din. So, ganyan guys ang ating vlog. Ayan. So, bago lang kayo sa akin sa akin channel, huwag mong kalimutan i-subscribe. Click notification bell para lang kayong updated sa akin channel. Maraming salamat.